Susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Sabi ni Kuya Edward, kapag di ka raw makatulog, magbilang ka lang ng baka na tumatalon sa bakod at tiyak na makakatulog ka. Isa, dalawa, tatlo, apat, 79, 80, 81, 560, 561, 1,389, 1,000. Nawawala ang mga baka! Nawawala ang mga baka! Anong ibig mo sabihin? Nawawala ang mga baka, tingnan mo! Oo nga, no? Buti nga! Sino ka? Ako si Aba. Aba? Ayaw sa baka. At masaya ako dahil wala na sila sa mundo. Ayaw mo sa baka? Eh bakit? Bakit ko naman magugustuhan ng baka? Hindi ito cute. Di tulad ng aso, pusa, o kaya ay dagang costa. Ang baka, ang laki-laki. Halos di gumagalaw. Law-law ang balat at isa lang ang alam sabihin. Moo. Sa lahat ng hayop, ito ang pinakaayaw ko, no? At isa pa, ang tamad-tamad. Kain na ng kain sa damuhan. Ganun ba talaga ang baka? Saan ba tayo pupunta? Malayo pa ba tayo? Mag-antay ka lang. Malapit na tayo. May kilala akong eksperto ng mga baka. Paghila ng gamit nila! Uy! Hamburgers! Paborito kong kainin yan! Ako rin! Tara! Tara! Bakit walang tao? Sir, bakit po walang tinda? Wala na kasing hamburger kasi wala na mga baka. Hindi niyo ba nabalitaan? Baka nakita niyo, nakita niyo? Eh, ano pong koneksyon ng mga nawawalang baka sa mga hamburger? Hello! Di ba ang hamburger ay gawa sa baka? Kayo talaga. Gawa sa baka? Pagdating sa amin na hamburger, iba-ibang pwedeng gawin para maging masarap at masustansya. Pwedeng ilagay sa tinapay para maging plain burger
O kaya lagyan ng keso para maging cheeseburger. Lagyan ng pinya para maging Hawaiian burger. At dagdagan ng lechugas, kamatis, sibuyas, pipino, pickles, at kung ano-ano pa para mas maging masustansya. Ang saya-saya, di ba? Pero ngayon... Kailangan nating hanapin ang mga baka! Ang hamburger ay gawa sa giniling na baka? Di ko alam yun ah. Ako rin. Basta kain na lang ako ng kain ng hamburger. Di ko naman naisip tanongin na kung anong hayop ang kinakain ko eh. Eh yung chicken burger, gawa rin kaya sa chicken? Chicken nga eh. Siyempre manok. Malay ko, eh kung lasang manok lang eh. Di yung mushroom burger gawa sa mushroom. Tapos, yung vegetarian burger gawa sa gulay? Mga kasama, ano dapat ibalik sa tindahan? Katas! Ano ba? Corned beef! Ano ba? Bulalo! Beef tapa! Ilangang baka! Beef steak! Maki baka! Maki baka! Maki baka! Maki baka! Maki baka! Ang baka ang isa sa pangkaraniwang pinagkukunan ng kinakain nating karne ng hayop. Ang karne nito ay maaaring hiwain ng makapal o manipis, o hindi kaya ay cubes o pakwadrado, at pwede rin gilingin. Ito ay maaaring gawing nilagang baka, sinigang na baka, pochero, roast beef, mechado, beef steak, meatballs, at marami pang klase ng ulam. Maaari ring kainin ang iba pang mga bahagi ng katawan nito. Masasabi niyo ba kung aling bahagi ng baka ang ginagamit sa mga ulam na ito? Ang buto ang pinagkukunan ng bulalo o bone marrow. Ang tiyan ay ginagawang goto. Ang tadyang ay iniihaw o ginagawang pampalasa ng sabaw. Ang dila ay ginagawang lengwa. Maaari ring kainin ang utak, atay at lamang loob. Pero hindi lahat ng tao ay kumakain ng baka. Merong mga ilang relihiyon o pangkat ng tao na hindi kumakain ng baka. Oh, ano naman ang iniisip mo? Wala. Iniisip ko lang na ang gatas pala ay galing din sa baka. Alam niyo mga bata, hindi lang galing sa gatas ng baka mo. Gatas, pwede rin natin ito makuha sa kambing at kalabaw. Pero karamihan ang ating nabibili sa tindahan ay gawa sa gatas ng baka. Mahilig din po ako sa gatas. Minsan, nilalagyan ko ng tsokolate. At syempre, hindi rin po sasarap ang halo-halo kung walang gatas. Hindi na naitatanong. Paborito ko rin ang halo-halo. Lalo na kung may masarap at masustansyang gatas galing sa baka. Nandito na tayo! Anong lugar to? Ito ang rancho ng tito ko, si Chewbacca. Chewbacca? Ho-ho! Boat! Ang aking paborito pamangkin! Abay, kahit tagal kita hindi nakita, pumarinig ka nga, Otoy! Pumarinig ka! Pumarinig ka! Paano po, Chewbacca? Pati ba naman dito walang baka? Dati, marami sila dito. Pero naglaho sila sa harap ng aking mga mata. Kaya ngayon, hinahanap ko sila. Sihina ang bakang tagahilan ng Kariton at Araro magmula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Si Balat, tagapagbigay ng balat para sa sapatos, bag, damit at kung ano-ano pa. Si Karne, ang tagapagbigay ng proteina at vitamina B. At si Gatas, tagapagbigay ng masustansyang inumin na may calcium para palakasin ang ating mga ngipin at mga buto. Ang dami po palang naibibigay ng mga baka sa mga tao.
Mahalaga talaga sila sa mundo. Pero wala na sila! Bakit? Kung wala na sila, wala na rin silbi. Ako dito sa mundong ito. Sana na lang, namasyal sila kung saan-saan at nakatulog. Nakatulog? Alam ko na! Ano yun, Bud? Alam ko na kung bakit nawawala ang mga baka! Ang isang serving ng karne ay kasing laki ng isang kahon ng posporo. Ang isang pangkaraniwang tao ay nangangailangan ng 4 hanggang 5 serving ng karne sa isang araw upang matugunan ang pangangailangan niya sa protina. Alam nyo na masustansya ang karne ng baka dahil sa taglay nitong protina at vitamina B. Kaya lang, nauso ngayon ang napakadalas na pagkain ng mga tao ng hamburger na puno ng mantika, sinasabayan pa ng french fries, o kaya ay karne na maraming taba. Napatunayang maaaring magdulot ang pagkain ng matatabang pagkain ng sakit tulad ng sakit sa puso, sobrang katabaan, at iba pa. Kaya kung kakain ng karne ng baka, piliin ang bahaging walang taba at huwag araw-arawin ang pagkain nito. Isang tip para matanggal ang taba sa nilagang baka o ilang putahe ng karneng baka, palamigin ito sa refrigerator at pagkatapos ay tanggalin ang namuong taba sa ibabaw. Ang taba na ito ay sagana sa kolesterol na nakakasama sa kalusugan. Tandaan, ang pagkain ng sari-sari mong sustansyang pagkain araw-araw ay daan tungo sa kalusugan. Bakit nga ba corned beef ang tawag sa corned beef? Gayong wala naman itong lamang corn. Aha! Ang tinutukoy pala na corn sa corned beef ay hindi mais, kundi ang prosesong ginagamit sa paggawa nito. Ito ang tinatawag na corning. Isang tradisyonal na proseso na ginagamit upang di agad mabulok ang karne noong panahong wala pang refrigerator. Sa corning, nilalagyan ng asin ng karne para hindi mabulok agad. Corning ang tinawag dito kasi kasing laki ng mais ang dami ng asin na kailangan gamitin dito. Ayun sila! Bakit kaya sila nandun? Diba, hindi ka makatulog, Bot? Bakit? Pag nakatulog ba ako, makakabalik sila? Oo! Ang karne, tulad ng karne ng baka, baboy at iba pang mga hayop, ay madaling pamugaran ng bakterya na maaaring makapagdulot ng sakit. Dahil dito, kailangang maging maingat sa paghahanda nito. Tandaan, kailangan laging nasa refrigerator ang karne at huwag hahayaang nakatiwangwang sa mainit na lugar. Kung lulutuin na, pinakamainam na palambutin o ito sa loob ng ref. Kung kailangan lutuin agad, balutin ito ng mabuti sa isang plastic bag at ilubog sa tubig ng ilang oras hanggang lumambot. Huwag ibabad ang karne diretso sa tubig. Maaari din itong palambutin sa microwave. Huwag hayaang lumambot sa labas ng ref ang karne tapos ay ibabalik ito ng hilaw o di gaanong luto. Sa ganitong paraan, madali ang pagdami ng mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit sa tao. Siguruhing na luto ng maigi ang karning baka. Kung hindi pa ito kakainin, itago ito sa refrigerator para manatiling sariwa at ligtas. 1,123,000. Magandang umaga, Bot! Gising na! Ang tagal ng tulog mo ah. Oh, dahil mukhang puyat ka, pinaghanda ka namin ng almusal. Ayan. Wow! Beef tapa, saging at gatas. Ayos ba? Nakabalik na yung mga baka? Ha? Huh?
kalabasa. Why not? Gatas ng keso. Why not? Why not? Why not? Para lumaking masigla si Baby, bigyan siya ng tamang sustansya. I-breastfeed siya sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay dahil wala nang mas healthy pa sa gatas ng mommy. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin.